Ngayon, patugan natin tayo. Nagmula tayo sa ibang ibang partido. Nagmula tayo sa ibang ibang kunay. Diba? Bagamat hindi tayo nagaling sa isang agos ng ilog, pero yung isang malayunin natin. Ganon. Mabuti na magkaisa tayo at mabutihan para sa atin na magtulungan para sa tanong namin. So, yun. Piliin maging mabuti kahit minsan na kasama tayo sa iba. Mabutihan palagi. Okay, thank you. SK Chairman Hero. So we have two groups. Malalang group. So last one. Hindi nang tatawagin ko. Pero okay, I like the music of SK Chairman Captain, SK Chairman Hero. So, last one. Yes, SK Gagawad, Peggy. Huwag lang daw siya. Ang ito si Pagito sa ano siya. Punta ka na dito. Okay. Ay, po. Yung sinabi po nila, ikaw pa pala nagdala. It is better to be right than to be good. Kasi hindi, sinabi ni Kuya Hinohan nila, the welfare of the should be highest natin. Pero hindi lahat. Kung yung welfare ng tao ngayon is nasa mali siya, bakit hindi masyarakat? So, hindi naman yung sabi na truth hurts, diba? So, yung tama kasi na, what if yung tama ngayon, pagtatama ko sa tao ngayon, is yung maglalagay sa kanil sa bagay na katayuan sa kila. So, it's better to be right than to be good. Kasi hindi masakit, hindi tama. Pero, yung pagtatama na yun, yung pagpapalo sa iyo, so hindi lahat kailangan ng paligan kasi hindi lahat ng papanigagawin ay hindi lahat ng papanigagawin ko dito. Kailangan mo laging tumanig. Po, kailangan mo laging tumanig sa kanya. Ay, ito. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Okay, the reason why I've asked you this question. Kasi we're talking about the tanda and ethical standards. Dapat kung pala makikita nyo na parang yung sinasabi ko. Halimbawa, Dino Robin Hood. Si Robin Hood, kakabuti. Grabe, di ba si Robin Hood? Bigay na kita. Sino pala ba dyan? Lahat kayo magkakaroon. Magnanakaw ako. Diba? Si Robin Hood, bibigyan ko kayo lahat. Sa mabuti si Robin Hood, pero naubos, magnanakaw ako. Ang ginagawa ba ni Robin Hood, tama, mali. Pero mabuti. So, ibig sabihin, si Robin Hood ay masama. Hindi sa mabuti. Nanakawan ko siya para ibigay sa inyo. Doon pa lang sa first instance, mali na yung ginagawa niya, naglalakaw, tapos bibigyan mo kayo. Mali na yung tatay, sir. Ba't yung tatay mo nagkukurap, tapos kinag-aaral mo? Hindi mali, masama tatay mo. Masama tatay mo, galing sa magdapag-anakaw, hindi na rin sabihin. Tignan din yung pinag-aaral natin. Code of conduct and ethical standards. Saan siya matutol? Sa gawa, tao. Naiintindihan nyo, guys, patay na sa ano, ang ating ang ibig sabihin nito, kaya code of conduct, yung gawa ninyo. Kasi kung ano ang gagawin ninyo, kasunod nyo, kabutihan. Hindi pwede yung kabutihan, susunod yan, tama. Kailangan mo muna, tama ang ginagawa mo. Pag tama ang ginagawa mo, ibig sabihin nyo, mabuting tao ka. Pero pag sinabi mo, mabuting tao ka, dalawa yun. Ano ginagawa niya? Tama ba o mali? Understood? Maliwanag. So, kaya natin pinag-aaralan po. Para gumawa kayo ng tama sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Parang naanap po niya tayo. Political neutrality. Political neutrality tayo. Yan. Tapos na, General. Tapos na eleksyon. Ngayon, mag-ipon kayo ng kakampi. Yan ang ibig sabihin niyan. Hindi habang buhay na away. Ngayon, huwalan kayo ng kakampi. Kalaban niyo dati, gawin niyo ng kakampi.
Politics is number. Politics is number. Always remember that. Okay, power nyo. Patunggalin nyo sa kampanya. Ibigalan nyo. Atake nyo. Paliwala nyo sa kanya kung bakit ikaw nalalo. Ito kasi programa ko. Did you understand that? Okay. Huwag nyo maawahin ha. Baka mamay, awahin nyo hanggang katapusan ng mundo. Kailangan, in politics, no, there is no permanent friend, there is no permanent enemy. Kaaway mo ngayon, kaibigan mo mas, kaaway mo ngayon. Ha? Okay. Huwag lang kayong magano, ha? Huwag lang kayong mag-community, no? Huwag lang kayong mag-rebel, no? Okay. Pag-community kayo, pag-rebelty kayo, masamang tao ha! Next, commitment to public interest. Lahat ang gagawin ninyo, committed para sa public interest, not to your self-interest. Ay, andito bahay ko, magpapatayo ako ng overboard. No? Para pag naglaro ko ng basketball, malapit lang sa kamay ligod. Huwag ganun ha. Sa kapag natin basketball court, no? Ang mami mo basketball court. Kaya ang sinabi ko, binagin ko siya ito kanina, maging malinhanin kayo. Dapat mas create nyo ang idea. Okay? Next, responsiveness to the public. Ano ba ito? Public officials and employees shall extend from, mabilis, courteous and adequate service to the public. Ano yung hinihingi ng mga kung ano yung letter request na humingi ng tulong sa inyo, yun ang ibibigay nyo. Baka mamaya, kung ang hinihingi na bola ng basketball, ibibigay nyo bola ng tennis. Dapat yung ibibigay nyo. Oh, sir, bakit tennis to? Ako sa budget eh. Yung muna gamitin yung mag-basketball. Understood? Okay, so nangihingi ng publiko, yun yung ibigay nyo. Eh sir, wala naman kayong pondo eh. Paano gagawin namin yan? Eh di kausapin mo. Kausapin mo na maayos. Huwag mo na sabihin, ay wala ka niya, wala ka niya. Tapos, kausapin mo. Wala ka tayong budget eh. Pero, pag nagpa-budget tayo, ikaw ang priority ko. Wow, ay di ba? Ay sa eterna. Understood? Pero kung bolin, ha? Susundin na yun. Kailangan, bilhin nyo. Alright? Huwag ganun. Pag hindi nyo ginawa ng pangbubola, mayayari doon. No? Pangbubola. Next, yan. Nationalism and patriotism. Maganda to. Siyempre, lahat naman tayo. Siyempre, if ever there are what we call that, kaguluhan ng pag-isipin tayo. In terms of nationalism and patriotism, huwag kayong maging kampanya, ano ha? Baka mamaya, ha? Yung mga senator, ipatanggal ka, di ba? Yung sumuporta, ano ba? Di ba? Supporting the, ano, di ba? The Chinese, huwag ka doon, ha? Okay. So, you will commit yourself to democratic way of life and values. Maintain the principle of public accountability, manifest by its supremacy of civilian authority over the military. May komunista ba dito? Wala naman. Wala. Alright? Ang komunista, luma na, obsolete na. Alright? So hindi na siya katanggap-tanggap sa lingkungan na yun. It's not grounded on the reality. No? Marxism. Hindi na kasama yun. Wala na yan. Iba na ang panahon ngayon. Kasi, o bakit? Bakit yung China? Bakit yung Vietnam? Bakit yung North Korea? Hindi. Sila naka-open na sa West. Kaya may mga commercial na rin ano. Pabagsak na ang kanilang ideology. Alright? So, wala. Kaya kahit maraming komunista sa Kongreso, huwag niyong susuportahan niya. Understood? Sisirain lang. 30 taon nilang sinira ang ating bansa. 30 taon. Sipin nyo, dapat noon naman maganda na buhay natin. Dumating yung mga yan.
Ano nangyari sa buhay ng Pilipino? Nakalubog-lubog sa utang. Sisisihin nyo yung mga administrasyon ngayon. Eh mula noon, dapat doon pala nagsimula na. Ang pagbabago, bakit yun yun? Ngayon pa lang. Diba? Grabe. Let's simple living. Yung buhay natin dapat simple na. Kung ang sinasabot mo 10,000 isang buwan, doon ka mamuhay. Kung 10,000 na isang buwan ang sahod mo, doon ka mamuhay. Huwag mo piliin tumili ng iPhone 14 kung 10,000 lang money ka. Uutang ka. Iba budget mo. Hindi, budget ko ito. Uutang ako. iPhone 14 para maganda yung set ko. O what? Cherry mobile ka muna. Cherry mobile, please. No, mag-tising mo niya. Alright? Kasi, pag hindi ka tiis, sasabihin ko sa'yo, lahat ng paraan gagawin mo, mangungutang ka. Pag nangutang ka, malulugod ka sa utang. Anong gagawin mo? Ay, tika, mangungurakot na ako. Kasi wala na akong pambayad sa utang eh. Understood? Kaya yun na sabi mo. Kaya yun na sabi namin. Simple living. Grabe. Huwag kayong mahihingit sa mga ano, iba. SK. No? Mamuhay kayo yung simple. Tignan nyo si Jesus Christ. Di ba napakasimple ng buhay niya? Makakain ka lang. Makainom ka lang ng tubig. Tapos na, okay na sa buhay niya isang araw. Huwag na yung ulit. Gusto kong mag-Starbucks ngayon. Eh. Mga ganun eh. Starbucks na nga. Ayun! Magja-janity yun na ako sa McDonald's. Hindi, di ba may namatay na ni Janity sa McDonald's? Naka-order na. Yung isang businesswoman, niyaman niya dati. Kaso hindi na siya makapagluto. So ang ginagawa niya, o-order na siya sa Janity. Sa McDonald's. How many years ginagawa niya yun? Bumagsak yung katawan niya. Bagsak yung katawan niya. Yun na. Ibinenta niya yung mga nakandar. Naubos. Pagkaubos. Patay siya. Wala nang panggamot eh. Nakuha niyo ito sabihin. Yan ang simple pamumuhay. Mas matagal ang buhay pag simple ang pamumuhay. Mas madali ang buhay pag ang pamumuhay mo ay hindi magiging simple. Pag masarap ang buhay, madaling namatay. Ay, siya, hindi dapat paghihirap kami. Di naman gano'n. Puro hirap na. Normal na. Diba? Let's duties of public officials and employees. Duties tayo, duties of public officials and employees tayo. First one, ano na, no? Act promptly on letters and requests. Yan. Kailangan, kung may kumuha na, may nagsabihin ng letter request, sagutin nyo agad. Kaya pa, hindi. Kung provide nyo pa, hindi. Sagutin nyo agad. Pero, huwag nyo bibiguin. No? Dapat i-prioritize ko. Huwag nyo may inong letter request. Ay, teka, may letter request dito. Teka, mayroon na pinakad eh. Huwag mo na rin, punta muna ako ng Israel. Punta muna ako sa lupang pangako. After 2 weeks, bumalik ka. No, after 2 weeks, naalala mo, ay, naku, mayroon ko ng letter request sa, ano? Sa office. Teka, pagbalik ko na lang next month. At tagal ng letter request at nakabimbing. Kaya kasi nasabi ko, mas kung promptly, no? Dapat promptly, mabilisan yung titignan yung letter request, sagutin nyo. Huwag nyong ibimbing yung napakatagal na panahon. Dahil ito ay pangangailangan ng sambayanan, no? Na ibinoto kayo. Kaya kailangan sagutin nyo. Next is, ito, mukhaan ito. No, I think, was explained to you kanina na you will submit annual performance ng report ninyo kung ano yung nagawa nyo. Importante, huwag nyo makalimutan na wala kayong nagawa ng isang taon. Huwag nyo makalimutan yun. Dapat yung nagawa kayong isa, dalawa, tatlo. Alright? Next, you must process these documents and papers expeditiously. Dapat mabilis. Yung sabi ko kanina, hindi nyo dinidelay. The next is to act immediately on topics, personal transactions,
promptly and immediately, expeditiously, and accessibility of documents to the public. Meron kayong mga dokumento papakita sa publiko. Meron kayong hindi papakita. Parang ganun ba yan? Transparency. Kita niyo yung Senado ngayon, nagkakagulo, diba? Kasi nagkaroon sila ng closed session. May lumabas. Pinagbibintangan ngayon nila ng isang senador ang nagpakalat. Nakapanood niyo? May nakapanood nyo? Kayo, as SA chairman, chairwoman, magpapamiling kayo, closed door, isipin nyo, dapat walang nakakalabas sa publiko kung ang pinag-uusapan ninyo ay napakasenan. Pag may lumabas dyan, mawawalan kayo ng kredibilidad. Mawawalan kayo ng tiwala sa kasama nyo. Kamukha nung nangyayari na yun. Magsalita, Senator Jinggo Estrada. No? Isa sa amin, nagpakawala. Bakit? Ano ba pinag-usapan namin? Diba? Yung confidential fund ni Billy Sara, dininay. Pinag-uusapan pa lang ito. Diba balik? Ibibigay ni Billy Sara yung budget ng confidential fund para sa office of the Vice President at ng DepEd. Eh lumabas. Patay. Tuloy na. Ngayon, ano sabi? Ay, hindi ko namin ibibigay yan. Pero hindi ng pasyon ang ibibigay. Ibig sabihin, may nagtuto. Kapwa sa nyo. Yan ang iwasan ninyo. SK Chairman. Kapwa SK. Understood? Dapat yan, closed door meeting, walang makakawala. Dahil pag nangyari yan, kayo mismo, sa grupo ninyo, hindi na kayo magtitiwala sa isa't isa kasi meron sa inyong isa, idol. Understood? Next, ito yung mga prohibited acts and transactions. Ito yung mga pinagbabawal natin. No? Ito, kaya ka dito. Tignan nyo, prohibited act ang mga ipinagbabawal na gawin. Mga gagawin ninyo, pinagbabawal. At mga transaksyon. Una, financial and material interest. Okay. Kaya yung sinasabi ko pa kanina. One term ka, nagkaroon ka ng building. Diba? One term ka, nagkaroon ka ng gasoline station. One term ka, mayroon ka ng food chain. Understood? Financial interest and material interest. Ilan kayo ha? Sa bribery. Direct bribery, indirect bribery, yan din dyan. No? Isipin ninyo yung inyong integridad bilang SK. Next, outside employment and other activities related thereto. Dapat, outside employment, iwasan nyo kasi there will be a conflict of interest. Ano ang mahin nyo? Pag-sipin sa bayan o magtrabaho? Iwawaksin nyo yung trabaho nyo yan dahil naman pa niya kayo. At is good, katanalo kayo. 100% public service kayo ngayon. Next, disclosure and or misuse of medical confidential information. Sinabi ko kanina, maging intact sa mga yan. Diba ako, paborito ko yun, Thomas First, Victor Urbanyama. 7-4, pero 7-4, grabe, diba? Pinalusot yung bola sa gitna ng palaban ng maliit, tapos sinakda, diba? Victor Wendy, no? Guys, kailangan teamwork. Pag kayo, SK Chairman, sa kayong inyong pagamat, may teamwork, maganda kalalabasan ninyo. Yun ang ganda nagsaksak ko sa isip nyo. Mag-teamwork kayo. Wala na rin. Next is, solicitation, acceptance of gifts, iwasan na yun. Ano natin dyan? Yung solicitation. May fit na ipinagbabawal natin yan. Then, we have... Oh, laptop na tayo. Laptop. Magbabalag na tayo. Ito kasi escape. Okay, ito. Wrap up. Ito yung pwede na i-discuss natin. Ano? The core values. Always remember to score values. Magkakawa kayo ng inyong mga resolution
Ito ang inyong gagamitin ng inyong sandigan ninyo. Pattern ninyo. Then, tapusan tayo sa norms, duties, and prohibited acts. Now, we can go to... Ano na. Wanti lang. 2 seconds. Yung first scenario. Ito na natin. Tatawag ako dito. Ha, dapat mag-usap-usap na lang. Usap na kayo. Usap na kayo dyan. Grupo-grupo yun. Kung ano yung sagot ng chairman, anak chairman, yun ang sagot ng grupo. Sige. Basahin niyo muna SK magkatapos sa bitin nyo. Ang tatayo na lang SK chairman. Ako, paghandaan niyo yung scenario ko. Ah, sige. Pwede mo nung tinatas kamay ha, pag mayroon nang nasagot, susagot. Eh, si chairman lang ha. Pag sinabi ko, ulitin ko. Kapag si chairman sumagot, na ha, kasama yun ha. Yun ang sagot ng grupo. Kami natin yung SP ka lang ha. SP ka lang ha. Sige, isa. Kaso lang naman yun ha, pag gano'n yun ha. Buwan ko na tayo. Ay, si Mami, may department store. Diba na mag-usap lang. Parang mura. Wala tayong problema. Kung yung budget natin. Si Mami na lang magsusukla. Nakatibig pa tayo. Eh, ito na yung mayaman, mga kabama, o tema. Isa na lang magsusukla. Bakit makahanapin ba? Yung mga kamuro pa niya, di ba? Mula. Makakatibig ka. SK, chairwoman. Okay ka na? Ako yung mga SK, ha? Halika. So this is SK Chairwoman, Nika. Hindi ko na. Oh, makinig kayo sa sagot ni SK Chairwoman Nika. Ang answer po namin ay yung mga team ko is conflict of interest. Bawal ko sa family as a supplier. Dati kasi ako ng SK Treasurer na rin ako. So bawal siya. So dumadaan pa siya ka LGU. Yan lang ito. Okay, thank you. Last picture na yung Nika. Okay, so, kay Nika, she is a guest guest na we may not accept the offer of the mother. Next, last picture naman. Aysa. Aysa. Alright, Aysa. Hello. Dito po sa scenario number 1, nagpag-desisyonan ng SK namin, SK team ng Barangay 178 is solid no. Bakit? Dahil ayaw namin mapulaan, unang-una sa lahat, pamilya namin or nanay, yung kukunin namin as a supplier. Marami pa namang choices na mga mas lower price, kumiti man, dikit ng konti para inus tayo sa kulang mga tao para iwas na rin sa problema at saka sa mga issues. Yun lang po. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so, sige pa. Yes, Earl, as the chairman hero. Ayan po, sa ngalan po ng buong konseho ng Sanggunang Kabataan ng Barangay 176 Balance na kami po ay hindi sumasakayo para sa senaryo ito. Nagkawala po kami na ang family business should not be affiliated. We are regarding doon sa Meros Barangay, especially kapag tayo ay related, no? SK Chairman, SK Nagawan. Kahit na maganda yung purpose o layunin, yung pagtulong ng pamilya mo doon sa Sanggunang Kabataan,
hindi rin maiiwasan na may mga sisigurip sa'yo. Diba? Para maiiwasan ang conflict of interest, para maiiwasan ang kahit anong bahay ng korupsyon,